Kasi kung makikita niyo yung Chicken Joy ng Jollibee, lalo yung leg part niya, yung drumstick, talagang anatomically precise siya dun sa hugis at girth ng... Dali lang. Nag-sagal ako ng Okay, sige. Going back. Magandang araw sa inyong lahat, mga kupal. Welcome sa panibagong episode ng ating programang tumatalakay sa mga isyong buhabagabag sa ating lipunan, sa ating bansa, at sa ating mga mamamayan. I'm your host, Keith Punk, at ito ang Bagong Liwanag. Para sa episode natin ngayong araw, mga kupal, ito ay isang request mula sa isa sa mga viewers natin at isa sa mga kupal sa Facebook na si Alp Lorenzo. Basically, shoutout pala sa'yo, Alp. Ang tanong ni Alp ay, paano mo malalaman kung virgin ang isang babae? At yun ang ating sasagutin sa episode ito. Sa totoo lang, when it comes to virginity ng isang babae, walang accurate, walang 100% na siyensya na nakakapag prove na ang babae ay isang virgin o hindi. Kung hindi mo dadalhin ang isang babae sa isang OB-GYN at ipapacheck yung mismong pekpek niya, di ba? I-check niya yung pekpek for any entry signs, exit signs, mga ganong klase ng bagay. So, for this question, we will have to rely on mere experience. At syempre, kasi putang ina, sino pa ba ang mas may experience kesa sa mga nanonood dito compared sa akin, di ba? So, malabang, ang magiging standards natin for this episode are going to be based on my own personal experience. First of all, hindi na virgin ang babae kung siya ay isang single mom. I know that some of you might think this is kind of stupid, pero honestly, may mga kakilala ako dati, may mga followers ako dati sa mga show ko sa Ang Liwanag ay kay Tutdike, for example, na nagtatanong sa akin na paano daw niya malalaman na virgin yung jowa niya, yung jowa daw niya single, ma'am. Which is parang puta sa sobrang bobo nung tanong na yon. Hindi ko na siya sinagot. Kasi it seems to me that a lot of guys in the Philippines, they don't know how the reproductive system in the body works. Kung ang jowa ninyo, single mom, malamang 100% hindi na siya virgin. Which leads us to our next point. Etong pangalawa na rason na to, medyo based on ano to, sufficient basis sa aking experiences. Kung ang babae may lower back problems. Alam yung mga babae na maya-maya, parang gumagano naman. Sakit na nga ako, lower back, ganun. Puta na, yung mga ganyang babae, malamang hindi na yun virgin. Alam mo kung bakit? Kasi kapag may lower back problems ka, ibig sabihin yan, either lagi ka na kayo po kasi tupa ang tupa, o lagi nakatihaya sa kama, di ba? Ganun ka lang, lagi tumatanggap ng edits. So, basically, kung may problema yan sa lower back, malamang hindi na virgin yan. Alam nyo, itong lower back problems ng mga chicks na hindi na virgin, Medyo back by anatomy to eh. Kasi kung sa inyong lahat dyan, kung kilala nyo si Leonardo da Vinci, the father of anatomy, nilagay niya yun dun sa drawing niya, yung lalaking nakahubad na maraming kamay, yung yung masturbation man. Yung diagram na yun, nilagay niya yun dun. Tapos bahala na kayong mag-science, basta nandun yun, kasama yun dun. Number 3 na sign na hindi na virgin ang jowa nyo is kung mahilig siyang humabhab ng Chicken Joy. Take note, Chicken Joy ha, hindi siya yung, hindi siya chicken ng McDo, hindi siya chicken ng Bonchon, hindi siya chicken ng Ministop. Chicken Joy mismo ng Jollibee. Alam nyo kung bakit? Kasi kung makikita nyo yung Chicken Joy ng Jollibee, lalo yung leg part niya, yung drumstick, talagang anatomically precise siya dun sa hugis at girth ng penis. So, kumbaga, kung yung chicks mo, dadalhin mo sa Jollibee, tapos parang anong order mo, tapos sabihin niya na, ah, ano ako, Chicken Joy leg part. Malamang yan, mga baka na,
yung jowa mo may gumabab ng chicken joy, ibig sabihin, humahabab din yan ng purat at pinapasok niya yan sa puke na ng pek-pek niya. Science yan, dude. Eto, pang-apat. Kapag ang jowa mo, yung cellphone niya, o di kaya yung pinapabili niyang cellphone sa tatay niya, o sa iyo, sa nanay niya, o sa sugar daddy niya, ay yung Huawei P30 Pro. Alam niyo kung bakit? Siyempre, alam ko naman na marami sa inyo sasabihin dyan, eh bakit itong panahon namin wala namang Huawei P30 Pro, di ba ganun? Eh puti na, yung nagtanong sa akin, bagong henerasyon, so siyempre, bagong henerasyon yung sagot natin. Puti na, kung yan chicks mo, gusto ng Huawei P30 Pro, ibig sabihin hindi na virgin yan. Alam mo kung bakit? Gusto niyo mapabili ng Huawei P30 Pro kasi yung Huawei P30 Pro meron siyang times 50 zoom. Tapos yung zoom na yon, picture niya sa pekpek niya, isu-zoom na yun 50 times, gusto niyo makita kung ano nangyari sa pekpek niya pakakatapos siya kinantot na sa damakmak na mga burat. Yun yung dahilan doon, putangina. Again, that is fucking science. Yung chicks mo gusto niyo investigate kung maluwag pa ba siya sa loob o masikip pa ba siya sa loob or kung ano-ano ang layari doon sa loob ng kaloob-loob ng pekpek niya, kaya kailangan niya ng Huawei P30 Pro. Pero ito, last but not the least na sinyalis kung virgin pa ba ang chicks mo o hindi. Ito, I would have to say, ang margin of error nitong panglimang to is plus minus 0.05. Ganun kababa. Ibig sabihin, close to 100% to. Kung amoy tamod yung pekpek ng jowa mo, doon mo malalaman. Kung amoy tamod ang pekpek ng chicks mo, ibig sabihin yan, hindi na siya virgin. Ibig sabihin yan, nakatikim na siya ng burat. Ibig sabihin yan, nagpapakantot siya. Kaya syempre, ang una mong sagot sa chicks mo, imbis na parang, pwede ba kitang tirahin? Ibig sabihin, pwede ko bang amoyin yung puday mo? Paamoy lang. Hindi ko gagalawin, hindi ko hawakan, hindi ko dilaan, hindi ko kainin, di ba? Hindi ko papasukan yan. Gusto ko lang maamoy yung puday mo. Tapos pag pinaamoy nyo, amoyin nyo. Kung amoy tangod yan, malamang, ibig sabihin, may nakapasok na dyan iba at may pumutok na dyan na iba. Pero kung wala kang maamoy, it's either one, may sira ka sa ilong or hindi mo alam yung amoy ng tamod, kaya maybe it's about time you smell your own fucking semen. At yon ang ating episode for today. Maraming salamat sa inyo, mga kupal. Don't forget to check our YouTube channel, subscribe, and click the bell icon so you will be notified on our future episodes, as well as like and follow us on Facebook. Ang Bagong Liwanag, I'm Keith Punk. Check out our previous episodes dito. Maraming salamat. Sama-sama tayong lahat patungo sa Bagong Liwanag. Peace out.